Kahanga-hanga raw ang angking talento ng 29 anyos na si Queence Star Delos Reyes. Si Carol, bilib na bilib raw sa kanyang kapatid. Ano siya, magaling siyang kumanta, magaling din siya magsayaw. Kahit hindi siya nakapagtapos, kung pagkakausapin mo siya, yung marami siyang alam. Halos lahat ng bagay, alam niya. Magandang gabi po sa inyo and salamat sa pagpunta niyo dito sa aming probinsya. Still listening to DJ Queence. Ang freelance journalist namang si Marie Cris de Jaro. Noon pa may malalim na ang pangarap para sa kanyang pamangkin. Si Queence Star, actually ako nagbigay sa kanya ng pangalan nung isilang siya. Sabi nung mama at papa niya, ano daw yung magandang pangalan? Para nakita ko, gusto ko siya yung magiging sikat. So, Queence na, Star pa. Matalino si Queence. Kahit hindi siya nakatapos ng pag-aaral, lawak nung abot ng utak niya. Magaling siya mag-English, marunong siya mag-Hapon, marunong siya magsalita ng iba't ibang lengguwahe. Siguro dahil sa mga nakakasalamuhan niyang tao. Magugulat nga ako kasi mga kilala niyang tao, mga di pangkaraniwan. Hapon, noong ika-4 ng Agosto taong 2016. Umalis ng kanilang bahay si Queence. Mula nooy, hindi na siya nakauwi pa. Kaya nga si Carol, nagsimula ng mag-alala para sa kanyang kapatid. Last text ko sa kanya, nagre-ring pa yung phone niya, tapos ayaw niya sagutin. Lahat ng number na ginagamit niya ay tinext ko, pero hindi nagre-reply. Samantala, dakong alas 6 ng umaga noong 7 ng Agosto taong 2016. Naglalakad noon ang isang mangingisda sa Sityo Rambutan, Barangay Pasidos, Socorro, Oriental Mindoro. Walang ano-ano'y bigla na lamang raw siyang nakalanghap ng napakasangsang na amoy. Baho! Agad raw nito hinanap kung saan ito nagmumula. Laking gulat ng mama na makita niya ang isang bangkay. Mabilis namang nakaabot sa kalaman ng Socorro Municipal Police ang naturang insidente. Agad din namang iprinoseso ng pangkat ng Sino Prime Operations ang nadiskubring bangkay. Yung biktima po ay nakabalot sa bedsheet, sako, tapos may nakapulupot po na packaging tape, electrical wire, at nung tanggalin po nila yon, bumulaga po sa amin ang isang bangkay. Sa puntong iyon, natukoy nila na babae ang biktima. Mahaba po ang buhok, may suot po siya na t-shirt na punong-puno ng dugo, naka-black na legging pants, naka-rubber shoes na kulay itim at dilaw. Matapos siya sa atin ng bangkay, agad silang nangalap ng mga ebidensya sa crime scene. Nakakita rin po tayo ng isang brown shoulder bag na naglalaman ng kanyang mga personal belongings, kagaya po ng cellphone, wallet na may cash. Dahil na-recover nila ang wallet ng biktima, inakala nilang matutukoy agad nila ang katauhan nito. Gayunman, wala po kami nakitang identification card para po dun sa pagkakakilanlan ng biktima. Sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa ng Municipal Health Officer na si Dr. Toriana Guaves, nagtamo ng 22 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan si Queence Star. Wala namang nakitang palatandaan na pinagsamantalahan ng biktima. Samantala, patuloy naman ang follow-up investigation ng Socorro Police. Matatandaan na-recover nila ang cellphone ng biktima. Muli nila itong siniyasat upang maghanap ng lead sa kaso. Yung na-recover po natin sa cellphone. Naka-discover po tayo ng mga messages ko na nakalagay po ay parang may kaaway, may ka-argumento po yung biktima doon sa text message. So, tinry po namin tawagan yung number doon sa message na yon at sumagot naman po yung may-ari ng cellphone na isang lalaki. At nang tanongin po namin yung kanyang identity, ay nagpakilala po siya sa amin na siya po si JC Dels Mendoza, alias Ethel. Agad namang inibitahan sa presinto si Ethel. Napag-alaman nilang boyfriend pala ito ng biktima si Queence Delos Reyes. Itinuring po natin siya na person of interest that time base po doon sa mga text message na nabasa natin.
na mayroon po silang parang hindi pagkakaunawan, mayroon po silang hindi parang pagkakaintindihan. Ilang lead pa ang Ruiz sinundaan ng mga pulis. Gayunman, lahat ay walang pinatunguhan. Samantala, si Ginang Marie Cris patuloy rin nag-isip ng paraan upang makatulong sa kaso. Lahat ng nakakausap ko, nare-record ko. Hawak ko yung recorder ko. Kasi baka doon kami makakuha ng lead o kami makakuha ng madali ang pagtukoy. Nuuya, bigla raw sumagi sa kanyang isip ang isang pangalang laging binabanggit sa kanya ni Queence. Pinahanap ko yung kaibigan niyang sinasabi niyang Bukne. Kasi nung buhay siya, yun lang yung bukang bibig niya. Pag tinatanong ko, saan ka galing? Kay Bukne. So, sino ba si Bukne? Sabi ko, Hepe, may Bukneng sinasabi, taga-Suki. Pinahanap ni Nasir Almiranya, Sir Mugat. Wala naman daw ganun. So, hindi rin naman po sila tumigil hanggang nagkusang pumunta yung bata sa punerarya. Pinoro mo nga po kami na sa dami ng natamong tama ng biktima ay kinakala po namin at lubos po kami niya iniwala na sobrang galit ng gumawa nito sa kanya. Sa tulong ng testigong si Buknek, isang lalaki nga nangangalang Ong ang naging persons of interest. Sinama niya po ako dun sa kanilang bahay, sa bahay ni Ong. Pisin nga natin yung damit mo. Uy, ang sweet naman. May relasyon na din kasi yung tao nila sa isa't isa, babe. Babe, pili mo naman kami ng pagkain, please. Babe, ang tawag niya po ni Bess kay Ong. Tapos babe din po yung tawag niya kay Bess. Pero ang alam ko po dun sa lalaki, mahal si Bess. Sa masusi nilang pag-iimbestiga, nalaman nilang Leo James Ong Makalalad ang tunay na pangalan ng lalaking tinukoy ng witness na isa pa lang barangay kagawad. Agad namang pinuntahan ang grupong suspek upang hinga ng pahayag. Kwento po namin sa kanya yung pangyayari at ayon po sa kanya ay ito daw po ang totoo ng nangyari. Sabado ng hapon noong August 5, 2016. Kasalukuyang naglalaba daw di umano siya sa harapan ng kanyang bahay. Nang dumating itong si Queence Star Delos Reyes na may kasamang tatlong hindi kilalang tao, dalawa po dito ay lalaki, isa mo naman po dito ay babae. Ong, pwede ba kami pumasok sa bahay niyo? Bakit? Medyo may pag-uusapan lang kami, confidential kasi. O sige. Asa kayo? Ayon kay Kunsihal, bagamat meron siyang pag-aalinlangan o kaba, dahil first time di umano niya nakita yung mga tao na yon at hindi niya ito mga kilala, ay dahil po kay Queence, ay po, pinayagan niya po na magamit yung kanilang bahay. Matapos yun, ay bumalik na raw siya sa paglalaba. Pero ilang saglit lamang. Nakarinig po siya ng sigawan. At narinig po siya ng sigawan. Sumisigaw ng saklolo, tulong. Yung manong kaagad daw po siyang pumunta doon sa kwarto para tingnan kung anong nangyari. Nung makapasok po siya, nagulat po siya at nakita niya si Queence na nandun sa sahig habang hinihinday ng saksak isa sa mga suspek. Pero nang tanungin na ng mga pulis kung sino nga ba ang mga sinasabi niyang pumatay kay Queence. Hindi man lamang po niya natandaan kung narinig ang mga pangalan nito. Bagamat mahaba at detalyado ang salaysay na ito ng suspek, di ito pinaniwalaan ng mga otoridad. Kaduda-duda raw kasi ang mga sirkonstansya sa naturang kwento. Pero lalo pa silang naginala nang lumutang ang isang testigo. Batay sa sinumpang salaysay ni Jerick Chanko, bandang alas 5 ng hapon noong araw ding yun, nakita niya umanong kausap ni Queence si Ong. Kilala niya po si Queence at nagkakitian po sila, pero hindi po sila totally nakapag-usap. So nung pauwi na po siya ng bahay at daladala niya rin po yung kanyang aso, nakarinig po siya ng sigawan, si umano, at may sumisigaw po ng saklolo. Boses babae po ito. Nang magsagawa naman ng field investigation ng mga pulis sa tahanan ni Konseyal Leo James Makalalad, nakita nila doon ang aso ni Queence. At talagang nanggaling nga si Queence
sa bahay ni Kagawad Makalalad dahil nagtungo yung aso. Dahil dito, naniniwala ang mga awtoridad na posibleng gawa-gawa lamang ni Ong ang kwento at posibleng siya lamang ang pumatay sa biktima. Nasa kabila po ng kanyang nagsisimulig ay hindi naman po mapagkakaila at hindi po nagsisimulig yung mga ebidensya na nagtuturo sa kanya para siya ang pagpapangunahin sa kanya. Noong August 12, 2016, sinampahan ng kasong murder sa Office of the City Prosecutor sa Calapan City si Leo James Ong Makalalad. Ngayon ay patuloy na dinidinig ang kaso sa Calapan City Regional Trial Court, Branch 40. Piliit pa rin po niya itong pinanindigan na hindi po siya ang gumawa. Tikom pa rin po ang bibig niya hanggang sa mga oras na ito. Hindi niya pa rin po sinasabi, hindi pa rin po siya umaasa. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, sinubukan naming kunin ang panig ni Makalalad sa Oriental Mindoro Provincial Jail. Subalit, tumanggi na siyang umarap sa amin. Bagamat nakakulong na ang akusadong si Makalalad, hinding-hindi raw siya mapapatawad ng pamilya de los Reyes. Hindi ganun kadaling patawarin, lanat ganun. Ganun yung bagay na ginawa niya. Kahit pa siya'y magpantay ang paa, hindi namin siya mapapatawan. Hindi ko siya mapapatawan. Ito naman ang nais nilang iparating sa nasawing mahal nila sa buhay. Queens, kung saan ka man naroon, sobrang mahal kita. Hindi bilang pamangkin o inaanak. Mahal kita bilang tunay na anak. At alam ko yan ang tao na alam nilang hindi ako yung tunay na nanay, pero ako yung nanay niyang gumaganap. Ako yung nagpuporsige. Ako yung gustong-gustong makakabit ng mustisya. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.